Lilo the Hand of Stone Liduaba, ang dating IBF Super Bantamweight Champion at ang isa sa pinakamagaling na kampiyon noon sa kanyang division. Kamakailan lang ay lumabas ang isang malungkot na balita na pumanaw na ang dating world champion na si Liduaba. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, siya lang naman ang kauna-unahang boksingero na nakalaban noon ni Pacman sa unang sampan nito sa bansang Amerika. Doon nga ay unang nasaksihan ng buong mundo ang husay at talento ng ating pambansang kamao. Tara at ating balikan at sariwain ang isa sa pinakamakasaysayang laban ni Pacman dito sa kanyang makulay na karera. Pero bago yan, don't forget to like and subscribe sana mga sir. Maraming salamat. Naging stepping stone noon ang bagitong si Manny Pacquiao, ang isang Lilo Liduaba, patungo sa pag-usbong ng kanyang karera. Isang magaling na kampiyon itong binansagang The Hand of Stone na nagawang indepensa ang kanyang titulo ng 5 beses. Kaya naman, itinuturing na ito noon bilang isang up-and-coming rising star dito sa mundo ng boxing. Yun nga lang, ay mayroong isang pangyayaring hindi niya inasahan. Ang laban na siyang tuluyang bumago ng kanyang kapalaran. June 23, 2001, nang masama ang pangalan ni Liduaba bilang isa sa mga undercard sa laban ng Nooy Boxing Superstar na si Oscar De La Hoya. Ang laban na yon ay ang pang-anim na beses na sanang pagdepensa nitong si Liduaba para sa kanyang IBF na titulo, kalaban ng isang Mexicano na si Enrique Sanchez. Yun nga lang, sa di inaasahan, 2 linggo bago ang kanilang sagupaan, ay umatras ang kampo ng Mexicano dahil nagtamo umano ito ng isang injury habang nag-iinsayo. Kaya naman, napagpasyahan na lamang nila na humanap ng panibagong makakalaban. At dito na nga umikse na ang ating kababayan. Matapos itong mapili bilang isang replacement na katunggali para sa Nooy kampiyon na si Lilo Liduaba. Hindi naman nagdalawang isip ang ating pambato at sinunggaban agad ang pambihirang pagkakataon na yon ang muling makalaban sa isang world champion. Ito ay sa kabila ng maikli lamang niyang preparasyon na 2 linggo lamang na pag-iinsayo. Sa mga panahong iyon ay hindi pa ganoon kakilala itong si Manny Pacquiao sa bansang Amerika, habang itong si Liduaba naman ay nasa peak na ng kanyang karera. At nang dahil sa bigla ang pagpapalit nito ng makakalaban, ay walang idea itong si Liduaba sa kung anong estilo meron ang makakalaban niya. At sa bandang huli na lamang nito nalaman na isang kaliwiti pala itong si Pacman. Kaya naman sa aktwal nilang bakbakan, ay doon na nagulat ang Afrikano dahil sa kakaibang estilo ng ating pambato. So it's the southpaw Pacquiao against the conventional fighter Liduaba. And remember, whenever you have this situation, the imperative is to get your front foot outside. Hirap na hirap nga siyang depensahan ang mabibigat na kaliwa at kanang kamao na sumusulpot mula sa iba't ibang anggulo. Pacquiao, say Pacquiao. Pacquiao. You should fight here. You shouldn't try to get into a boxing match with this master boxer from South Africa. You gotta fight. Sa pagtungtong ng pangalawang round ay doon na nga tuluyang nabasag ang ilong ng defending champion matapos tamaan ang mga sulit na kombinasyon mula dito kay Pacman. Sa pagkakataong ito ay di naman agad sumuko itong Afrikano. Uli itong bumangon at pinamalas niya ang bilis ng kanyang mga jabs na makailang beses na nagpatalsik sa ulo ng ating pambansang kamao. Sa mga sumunod pang mga rounds,
ay nagpatuloy pa rin si Pacquiao sa ginagawa niyang pang-aararo dito sa duguang Afrikano. Dito ay nagmistulang punching bag na ang kampyon at di na nito malaman kung paano niya iiwasan ang mga suntok na pinapakawalan sa kanya ni Pacman. Hanggang sa sumapit na nga ang pang-anim na round ay halatang nanghihina na itong si Lelo Lidwaba at doon na nga tuluyang bumigay ang katawan ng magiting na South African. Lidwaba corner has better pay some strict attention now. If this guy doesn't pick up, turn his fight around, it'll look kind of call it a day. Mercy. He's been caught by surprise. He's a good fighter. He had no idea. Pacquiao may take care of it. 4, 5, 6, 7, 8. I feel. Can I continue? Hey, look, this. When have you ever seen a fighter say, I'm not okay? There's a weariness and almost a resignation in the eyes of Ben Wilder. And Joe Cortez has seen enough. Panalo ang ating pambansang kamao sa pamamagitan ng TKO. Sa naging panayam dito sa Afrikano, matapos ang laban niya kay Manny Pacquiao, ay sinabi nito na kung napaghandaan lamang niya ang estilo ni Pacman, ay maaari iba sana ang naging resulta. Ganun pa man, ay tinanggap naman nito ng buong puso ang kanyang pagkatalo at humanga sa lakas na taglay ng ating pambato. Again, malaki ang naging impact ng laban na yon dito sa parihong buksingero. Dahil sa pagkakapanalo nga na yun ni Manny, ay siyang naging tikit niya patungo sa kasikatan at tagumpay ng kanyang karera. Sa kabilang banda, ay kabaliktaran naman ang nangyari dito kay Lelo Lidwaba. Dahil matapos niyang matalo sa laban na yon, ay doon na rin nagsimula ang paglubog ng kanyang karera. Napornada kasi noon ang sana'y malaking kontrata na pipirmahan niya sa HBO kung sakaling siya ang nanalo sa laban na yon. At kung nagkataon, ayun na din sana ang simula ng pag-angat ng pangalan niya. Gayunpaman, ay malaki pa rin ang pasasalamat nitong si Lelo Lidwaba dahil natalo siya sa isang alamat ng boxing. At yun ay isang malaking karangalan para sa kanya. Dahil kahit na wala na siya sa mundong ito, ay maaalala pa rin ng mga tao ang kanyang dakilang pangalan na naging bahagi na ng maalamat na legasiya ng nag-iisang Manny Pacquiao. Again, rest in peace, the hand of stone, Lelo Lidwaba. So yun lamang ang video natin sa araw na to. Mag-iwan lamang ng inyong komento at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. At i-share na rin ang ating video. At muli, daghang salamat. Peace out. Boom. Yeah. Like, comment, and subscribe for more boxing content, yo. Let's get it. Boxing Ball Nation, itaas ang poder ng mga Pilipino, magigiting na madirigma. At kung hayaan mo, paano ba sila mag-iba ng mga kalaban? Talaga namang kakaiba.